Good morning ulit mga boss. Meron tayong ipipix na issue dito sa maliit na thermal natin. Bali ang ginagamit ngayon yung mas malaki. Ayan. Kami na rin ang nag-fabricate lahat niyan. Meron tayong ipipix na issue dito kasi yung flue gas niya bumagsak. So hirap siyang magpataas ng temperature. Kaya baka nagkaroon ng clog sa line niya ng flue gas. Kasi ang sequence nito, pagkatapos dito sa chamber, magkakaroon niya ng header papunta dun sa economizer. Ang economizer is ito. Nandito siya sa likod eh. Ito ang economizer. Ayan. Yung bezel na yan. May coil din yan sa loob. Ang flow ng flow gas nito is 2-pass. After mag 2-pass yan, lalabas dito sa ducting na to. Yan siya. And papasok naman dito sa APH. Ayan. Ito yung APH. Pagkagaling sa economizer, papasok siya sa APH. Then lalabas uli dito sa ibabaw niya, bali pag ganun ng flow niyan, ng flow gas niya. May magdadrop na ash dito. Primary yan, bali ang secondary natin is yung cyclone. Pagpasok sa cyclone, may dalawang cyclone na dadaanan yan. Magdadrop uli yung ash dyan. Yan yung magpipilter para paglabas sa chimney natin, malinis na yung usok. Kung ito yung hopper ng cyclone, ayan, yun na yung exhaust niya, lumabas na siya. Ayan, paglabas niya, papunta na dun sa IDF. Ito na yung IDF. Yan ang magsasank ng flue gas para itapon niya papunta sa chimney. Dumaan yun sa scrubber bago pumunta ng chimney. Nandun yun sa mga unang vlog natin. Para alam nyo yung sequence ng ating thermal na siyang source of heat ng ating dryer sa dog food. Ayan, bali ang i-execute natin dito is yung line ng flue gas kasi nag-drop yung ano niya, yung temperature niya. So mean to say, nagkaroon siya ng pagbabara. Kaya nahihirapan siya. Pabubuksan natin lahat ng service ng mga ducting niya. Katulad nitong sa economizer, may mga pintuan niya na bolted. Ayan. Merong isa dito. Meron din isa dito. Pabubuksan natin yan para malinis. And sa ilalim ng economizer, meron din niyang tanggalan ng abo. Tapos paglabas niya sa line na to, tawag dito, meron din yung service dito. Bali in-install na lang namin yung manhole na yan or handhole para bubuksan yan para malinis yung dumi. Execute natin to. Tapos dun sa taas, meron din yung flange type doon na in-install na rin namin yan para masalaksak itong loob ng APH. Meron din yan sa ibabaw nito na service para masalaksak din siya para yung barang abo is mag-drop dito sa cyclone. Lahat yan lilinisin natin para tumakbo siya ng maganda. Ito yung chamber. Madilim sa loob, may mga nozzle yan sa loob. Dito yung force drop niya na magbubuga ng hangin para mapaangat yung fuel natin. Yung ibabaw ng ating economizer is may mga bukasan din yan sa ibabaw, pabubuksan din natin yan. Ang paglilinis naman dito sa header, kasi siguradong marami na rin abo yan, meron niyang service din dito sa may gilid na ito. Ayan. Habang ginagawa natin itong mas maliit na cyclone, ang ginagamit nila is itong mas malaki. Yan ang nagpa-firing ngayon. Ganun ang sinasabi ko na pagka kailangan talaga maganda may spare.
para pagsira yung isa, may choice ka. Non-stop yung operation kasi makakatakbo yung kabila. Tuloy-tuloy natin hanggang sa makuha natin lahat ng bara niya. Habang kinukuha natin yung issue nito or ine-execute natin, ayan, binubuksan na nila yung service nung isang ducting natin. Halos katapatan lang nito yung pinapakladingan kong boiler. Ito lang. Ayan. Abali, may mga horizontal na rin siya. Bakit, hindi ko alam bakit nag-doblet kung isang horizontal na ito. Check-checkin ko na lang yung sukat niyan. Yung gumagawa dito, iminub ko muna dito sa may container van natin. Kasi yung container van na ginawa namin is nandito lang sa likod ng boiler section. Kasi imomobilize na to bukas ng gabi. Kaya kailangan matanggal natin yung bubong nito. Ayan. Papatanggal natin yung bubong. Kasi imomobilize yan bukas ng gabi. Papasamahan ko ng tatlong tao para kung sino yung nagtanggal nung bubong, sila din ang magbabalik. Ayan siya. Tindahan na tindahan ay may customer na agad. Anong binibili nyo? Ayan. Kulay green na siya. Bali yung nagka-cladding doon, imumove muna natin dito para dismantlingin yung bubong. Yan, para pagka imomobilize na siya, wala na tayong aasikasuhin. Yan ang nagli-lead si Paring Cabo. Okay. Ayun, balik ulit tayo dito sa thermal. Kasi nabuksan na nila yung isang service door natin. Ito yun. Ito. Ayan siya. Bali, naka-insert tong 4 inches na height na to dun sa loob ng ducting. At meron din yung castable para hindi lumabas yung init. Hindi lang makita, madilim. Pero puro siya bara sa loob. Nalaglag na nga yung iba. Ayan. Bali, pakakalkal natin yan. Para makahinga ng maayos yung flue gas natin. Meron na tayong isang nabuksan. Palilinis natin yan. Lumipat sila sa taas para buksan naman yung nasa ibabaw. Saan na ba? Ayun, na yung dalawa sa taas. Bubuksan nila yung inlet at saka yung outlet ng APH. Sasalaksakin yan ng round bar para mag-drop dito sa hopper yung abo. Tignan natin kung gaano karami yung magiging dumi o gaano karami yung makukuha natin na dumi. Yan. Bali, pagka nalinis lahat yan, parang na-refresh na rin natin yung flue gas line natin. Or totally na-refresh talaga. Akyatin natin sila sa taas para makita natin yung pagbubukas. Ayan, nandito na tayo ngayon sa taas. Kung mapapansin nyo, yung dalawang conveyor na yan, yan yung nagsusupply ng fuel para dito sa mas malaking thermal natin. Kami na rin ang gumawa niyan. Ayan. Nagsaddle tayo dito sa malaking silo para makakuha tayo ng coconut shell or bao para madala doon. Ang source naman ng fuel nung mas maliit na thermal is ito lang. Ito kasi yung nauna, kaya nakadirect siya mismo sa silo. May maliit na conveyor. Pag drop niyan, diretso na sa loob ng chamber. Ayan. Dito yung ibabaw. Ayan na, binubuksan na ni Edwin. Lapitan natin para makita natin yung status niya. Ito yung header nung ine-execute natin na thermal. Nasa gilid niya yung expansion tank ng mas malaking thermal. Ayan. Lapitan pa natin. Ito na, nakabukas na yung ating service sa ibabaw. May mga tube yan sa loob, ilawan natin. Makikita kaya? Yun.
Bali, pasasalaksak natin ang crown bar yan pababa dun sa hopper. Hopper? Oo. Tapos, ito yung input, ito yung output. Pabubuksan din natin to para kasama na siyang malinis. Ayan yung sinabi ko kanina. Pagpasok niya sa APH, lalabas dito, ayan yung ducting niya, papunta naman dun sa cyclone. Pag lagpas na cyclone, meron naman output yung cyclone dun, papunta naman na ang chimney yun. Ganun lang kasimple yung sequence ng thermal. Ayan, binubuksan na yung output ng APH or air preheater natin. Ayan, nakabukas na yung dalawa. Pasasalaksak natin, makikita natin yung abo na makukuha natin dyan dun sa ilalim. Magdadrop yun dun sa may hopper nya. Pabubuksan natin yung airlock para lumaglag doon sa hop drum yung abo na makukuha natin. Ayan. Itong ibabaw ng economizer, bali nandito ako ngayon sa ibabaw ng economizer. Ayan, medyo mataas ah. Nalulula yata ako ah. May mga service din yan dyan sa ibabaw. Pabubuksan din natin yan para masalaksak din yan. Babagsak naman yung abo niyan dun sa ilalim. Yung pinakita ko sa inyo kaninang manhole sa ilalim nung economizer. Tuloy-tuloy lang tayo. Ayan, yung top view ng boiler. Ready for installation. Halos dikit-dikit naman yung mga activity na ginagawa. Kaya nakakapag-supervise tayo ng maayos. Nakikita natin sila lahat. Ayan. Yan ang silo. Nakakonek yan doon sa unang vlog ko na coal handling system. Pagkagaling sa bucket elevator is dyan na pupunta. Pagkatapos i-hammer mill. Baba na tayo. Titignan natin yung abon na masasalaksak. Yun, nandito na tayo ulit sa baba. Ayun silang Edwin at si Renato. Sasalaksakin ng round bar yung tube para lumaglag dito yung abo. Pinabuksan ko na yung airlock, yung motor ng airlock para mag-drop siya dyan. Titignan natin kung gaano karaming abo yung makukuha natin. Yun. Ayan. Dumalaglag na yung mga bara niya. So medyo matigas sa laksakin, talagang nagbara pala yung APH natin. Siguro ito yung isang cause kung bakit bumagsak yung ating flue gas. Ayan, nakita nyo, ang dami. Tuloy-tuloy siyang nahuhulog. Yun, yung isang pagsalaksak sa butas. Ayan, oh. Bali, pagka naubos natin yan, naging malinis na siya. So makakahinga na maluwag yung system natin. Ganun lang naman kasimple maglinis ng ducting. Kaya naging madali kasi nilagyan natin ng mga access yung bawat linya. Kasi kung walang access yan, hindi natin siya malilinis. So mabuti na lang nung mga previous na mga pagtatrabaho natin, naisipan na natin kagad na lagyan yan. Kaya ngayon, madali na yung pag-maintain. Okay, tuloy-tuloy lang. Tatapos din yan. Yun, ganun lang mga boss. Ganun lang yung paglilinis ng line ng flue gas ng thermal. Kaya kung katulad din namin kayo na nasa industrial at meron kayong ganitong unit, pagka nag-shutdown, mag-apply na rin kayo ng mga servicing para pagka mag-maintain kayo is maging mas madali. Yun. Pagka natapos yan, sigurado ako, makakahinga na siya ng maluwag. Yan, magiging activity natin for this day. Ito naman sa boiler, meron akong pinabago dito. Si Michael naman ang gumagawa. Bali yung drain ng ash natin dito, papagawa kong sliding gate. Ayan, pinatanggal ko na siya. I-convert natin ito ng sliding gate para maging mas madali yung pag-discharge ng abo. Ayan, may butas yan dyan. Kailangan kasi dinedrain yan para hindi na magtuloy-tuloy yung pagkasira ng boiler tube natin. Kasi hindi na nila ginagamit eh, kasi matigas daw buksan.
Kaya gawa natin ng paraan para hindi na magreklamo yung operator at para hindi na rin madamage uli yung mga katabi pa na boiler tube. Kasi tignan nyo, ang dami nang nakablind. Hindi na maganda yan. Hindi ko naman alam kung po pwede pa ba itong i-schedule for retubing kasi na-retube na natin ito eh. Ayan, na-retube ko na lahat yan. Kaya ito na muna ang initially na gagawin natin. Mas mabilis kung sliding gate para may drain nila ng maayos yung magiging abo dyan. Okay. Dito sa area na to, sa boiler section, nandito yung mga activity na ginagawa namin ngayon. Yung mga nakasako na yan, yan yung mga durog na insulation na nakuha natin dun sa boiler. Yan ang buong building, naipakita ko naman na sa inyo yan. And yun ang mga activity natin for this day. Ayan, nakita nyo naman na lahat. Ito yung papasok, papunta dun sa may container van. May grupo din na gumagalaw dun. May grupo din na gumagalaw dito sa boiler and meron doon sa thermal natin, yung mga naglilinis ng abo. At meron din tayo doon sa fabrication na gumagawa ng soya matting at numbolt. Okay mga boss, sa mga susunod natin uli. Thank you!